In the beginning, God created the heavens and the earth. Said, let us make man in our image, in our likeness. And God blessed them and said to them, be fruitful and increase in number. Fill the earth and subdue it. Isa pong mapagpalang umaga sa ating lahat. Ngayon po ay hello. Meron na? Okay, isa pong mapagpalang umaga sa ating lahat. Marami naman po namin mga kaibigan, amin po masugid na nagasubaybay sa Hope and Love. Ay po'y aming malugod na binabang. Doktor, wala uli. Headphone po kayo, meron po kayo nga. Nawawala ang aking mic. Hello, meron na? Okay. Salamat po. Medyo nagkakaroon tayo ng konting technical problem dito po sa aking microphone. Balik po rin ng Panginoon na ito po ay okay na. So, tayo po ay nagpupuri sa Panginoon, mga minamahal na mga kaibigan, mga kapatid. Na tayo po ay muling nakagising ng umagang ito. Taglay po natin ang buhay at kalakasan. At handa pong maglingkod sa inyo. Kasama po natin ngayong umaga, of course, si Brother Joseph Pasamba, si Brother Nino Necesario,
At nato ba si Pastor Jerome Escuero? Yan, kasama natin sa atin pong programa. At ang atin pong program ngayon ay meron tayong natatanging panauhin. Ano po? At ipapakilala po natin. Anyway, pagkatapos po ng aking introduction na ito, ay makaririnig tayo ng opening prayer na gagampanan po ni Brother Nino. At pagkatapos po niyan ay musical offering galing po naman kay Sister Ina Cueto na siya po ay taga Chaong SDH Church. At ang lingkod po ng Panginoon na magbabahagi ng at ng salita niya sa umagang ito, ating morning devotional, ay walang iba po kundi si Pastor Wally Panaglima. Ang lingkod po ng Panginoon, subok at sinubok ng panahon. Balit siya po'y patuloy na naglilingkod. Of course, siya po'y naglingkod as president sa ating South Central. At maging po sa kasalukuyan, handang-handa pong maglingkod sa atin. At atin siyang pinasalamatan sa pagtanggap po niya sa ating pamaanyaya na maging devotional speaker. So ako po'y umaasa na ang umagang ito ay maging pagpapala po sa ating lahat. Purihin po natin ang Panginoon. Let us pray. Dakila po naming Diyos na makapangyarihan po kayo sa lahat. Amin pong ibinabalik ang papuri, pasasalamat sa inyong dakilang pangalan. Maraming salamat po, pinagkalooban niyo kami ng panibagong buhay, kalakasan, at pagkakataon na kayo po'y aming makapiling, maramdaman ang inyong pagpapala at pag-iingat sa buong maghapon na ito. Ama naming Diyos, wala na po kaming iba pang hiling, kundi ang inyong gabay at patnubay sa aming buhay. Ingatan niyo po kami sa kahit ano pong mga sakuna na pwede naming maranasan at kami palakasin sa aming mga pananampalataya. Kaya po, narito po, nagpapasalamat po kaming lubos, nagsugo po kayo ng isang tao upang magbahagi ng inyong mga salita upang sa ikalalakas ng aming pananampalataya at hanggang sa kami magmana ng buhay na walang hanggan. Inyo pong patnubayan si Pastor Wally Panaglima sa kanyang pagbabahagi ng amin ng ating morning devotional at pagpalain po kaming lahat kasama ang aming mga kaibigan na tagapanood ng Hope and Love Media Ministry. Maraming salamat po sa patuloy na pagpapatawad sa aming mga kasalanan. Bendisyonan niyo po kami sa pamamagitan ng banal na espiritu. Ito po'y alang-alang lamang sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen. Thank you.
Okay, thank you so much, Sister Ina, for your inspiring message this morning. Isang mapagpalang umaga ang nais kong iparating sa lahat ng nanonood po ng Hope and Love Ministry. Thank you, Brother Pasamba, sa iyong pag-iimbita sa inyong napakagandang programa tuwing umaga. Na may kinalaman ito kung paano tayo magsisimula sa ating gawain, to start our work with the power of God in our life and how to live in accordance to His will. Ang ating morning manna ngayong umaga, ito'y ginagawa natin every morning sa bawat ating family worship, company worship, or office worship, may pamagat ito ng we eat of the tree of life. Parang sinasabi ng we need to eat the tree of life. Siguro araw-araw tayo nakain, but the most importantly is the tree of life, the life. For me, ang aking pag-salita sa inyo is the second life that God given me after COVID experience last September. COVID with physical and COVID with invisible COVID that destroy my soul. Ang sabi sa ating memory text, ang sabi to him that overcome it, I will give to it of the tree of life, which is in the midst of the paradise of God in Revelation 2:7. Ang sinabi ito ni John through the nagaling sa mensahe kay Jesus, ang sabi niya to him that overcome it. Sinong to him? We need to overcome. Pag hindi natin na-overcome ang buhay nito, hindi tayo makakakain ng tree of life na naan doon sa gitna ng paradise in the garden of God in heaven. Ang content ng message natin ngayong umaga, ang sabi niyo, sa nakikita rito ng author ni Ellen White, ito'y larawan ng pagdating ni Jesus sa lupang ito. At dapat sa larawang yon na perform ang isang ugali na pwedeng kumain ng puno ng buhay doon sa halamanan. Kasi very clear ang sinabi niya, I am the Alpha and Omega, the beginning and the end, the first and the last. Blessed are they that who do this commandment, that they might have right to the tree of life. So ang ibig sabihin, ang nangako nitong ng puno ng kahoy ng buhay, walang iba kung hindi si Jesus Christ. And then ang sabi niya, we cannot enter through the gates into the city. Ang pwede lamang pumasok, kumain, yung na-overcome. Yun ang pinakamaganda pa rito. Yung overcome it. Kung ako'y nagtagumpay, kayo ay nagtagumpay, may karapatan. Ang problema sa buhay natin, kung tayo ay hindi nagtatagumpay. Ang pagtatagumpay, ang sabi pa rito sa atin dito, ang pinapakita rito ay, gaano ba kahalaga ang langit? Gaano ba kahalaga ang pangako ng Panginoon? At ang sabi rito, sinabi rin ni Ellen White, sinabi rito ay, kinakailating strive for the perfections of character. Do you think we shall be unhappy? Should it make us unhappy to imitate Christ's example of self-denial and ministry? Mga minamahal, hindi magiging masaya tayo kung hindi natin makita si Jesus sa ating buhay. Ang kinakailangan, tayo ay magtagumpay. At ang sinabi niya sa kanyang sulat, what we want in heaven, the victor's crown, an entrance through the gates of the city of God. We need to be a victor. We need to be a victorious. We need to be to overcome, mga minamahal. Alam po ninyo, pag hindi tayo nag-overcome, sabi nga sa writing ni Ellen White, yun daw pong maliit na hindi natin napagtagumpayan ay ito ay hindi magdadala sa atin ng pagpasok. Yung pagpasok lang is the big problem for us. Eh yung pang kumain, para bang sinasabing hindi ka pwedeng pumasok. Alam niyo, ako po yung nakabalik na sa South Central, ito 14. After so long of my COVID-19, nang ako'y pumasok, ang sabi, anong gagawin mo?
Well, gagawin ko, I want to enter once again in my office because I'm victorious for COVID-19. I'm victorious some things that the world, that the people distract me to destroy. But ang sabi rito, He hears and will give us grace and strength to carry out the principle of the world to come. What we want is heaven. Ang gusto natin, langit. Ang gusto natin, magtagumpay. Alam niyo, sa pinakahuli ng sinasabi ng ating morning manna ito, ang ganda-ganda, ang sabi dito ni Elliot. Pakinggan po ninyo. I want to read some paragraph dito sa ating morning worship na mensahe. We want to see the King, His beauty. Then daily let us our eyes fix upon Christ, the perfection of human character and laying hold of His divinity. We shall have the strength of divinity to aid us in overcoming every evil tendency and desire. Ang ganda po, ano? Ang sabi po rito ni Ellen White, kung gusto daw po natin ang perfections of character, panghawakan po natin yung kapangyarihan ng Diyos na magbibigay sa atin ng lakas. Mga minamahal, hindi natin kayang i-overcome ang anumang mga evil thoughts, evil surroundings, evil desire. Ang daming evil. Alam niyo, mga minamahal, ang isang katakutan natin ay evil in our community. Nakakatakot po yan. Ako po, ako sinasabi na may sermon. Kaming pastor is not a guarantee for heaven. Oo nga, pastor kami, hindi naman nagbabago ang aming ugali. Oo nga, kami pastor, hindi naman kami mapagmal. Maganda nga ang inyong hope and love ministry. Oh, pastor ka nga, wala ka namang hope. Pastor ka nga, wala ka namang love. Kung kaming pastor ay hindi nag-overcome, much more, it's member of the church. Ang sabi po nila, I thank God for my life. I say amen for that. You know why I say thank God for my life? Ang inyong pag-invita sa akin is my second life nang ako po ay magtagumpay sa COVID-19. If I share with you the life of COVID-19, sabi sa akin sa hospital, sa atin, sa Mamsi, I am the longest patient in COVID-19 sapagkat ako po ay 35 days in the hospital. I have faith that looks over into the future. Yes! Meron tayong tinatanaw na magandang bukas. Leadership, money, prestige, whatever. Hindi po yun ang nagdadala sa atin. Sabi rito, I have a faith that looks over into the future and sees the tree of life. Ang ating tinatanaw, mga minamahal, ngayong umaga, yung buhay na walang hanggan. Yung makapasok ka at makakain ka doon sa puno ng buhay sa pinakahuli. Upon it grows precious fruits and leaves of the tree for the healing of the nation. Pag tayo'y pinakain ng Panginoon ng bunga, ang dahon ay healing. Alam nyo, ang sabi sa John 17 verse 3, we must experience heaven now. Pasanin nyo mabuti. Pag ating na-experience ngayon ang heaven, we experience the tree of life. Eh kung tayo hindi magtagumpay ngayon, how can we experience heaven? Samantalang ngayon, hindi tayo magtagumpay. Alam niyo, mga minamahal, kung aking ikukwento sa inyo ang pinagdaanan ko sa buhay ko, siguro ang aking mukha ay edad ng napaka-edad na. But you know, I have a peace of my heart. I have a peace of my mind. I have a peace of my soul. I can't talk to anybody na mata sa mata. Ano ang sabi ni Ellen White? Once again, ang sabi niya, no more broken hearts, no more sadness, no more sins, no more sorrow, no more suffering in the kingdom of glory. My dear brother, sister, and friend,
kayo nakikipag-live streaming. You join for this good program every morning. Huwag niyong kalilimutan. Pag nasa atin na ang pangako ng Diyos, sinabi ng Panginoon, no more broken hearts. Bakit mawawasak ang puso mo? Kung tatanungin ninyo, marami nang winasak ang puso ko, pero ang aking BP, when I was in a COVID room for 35 nights, ang aking BP is always normal. No more sadness. Bakit ka malulungkot? Inagawan ka ng candy? Malulungkot ka? Eh, kung yung cording yun eh, white rabbit na imported, na yung balat eh, pwedeng kainin mo? For me, no more sadness. Bakit ka malulungkot? Because there is a promise. We eat. Alam niyo, ang pinakamahirap yung gumawa ka ng kasalanan. Alam niyo, mga minamalo at ay pwedeng maitagong kasalanan sa harapan ng Panginoon. Ako, kung sasabihin ng maraming tao, kahit ako'y haltulan ninyo, but ang nauunawaan ko, I have sinned between me and my God. But to sin to anybody, ako po ay hindi pwedeng matulog na hindi ako nakikipag-usap sa isang tao mas masama ang loob sa akin. Kaya I sleep well. Natutulog po ako 8 o'clock. Minsan 7, gigising po ako ng mga 4. Pagkatapos ko ng mag-devotional, tutulog uli ako. Ako po ay natutulog ng more than 7 to 8 hours. Pag marami namang mga pwedeng basahin, umiiksip. Pero alam niyo mga minamahal, sa kalagayan ko, no more dapat tayong sin. And ang sabi po rito sa no more sorrow, walang kalungkutan. Ngayong Pasko, wala man kayong 13 man, wala man kayong regalo, whatever, ang mahalaga, there is Christ in our heart. Sa pinakahuli, no more sorrow in the kingdom of God. Mga minamahal, maranasan natin ito sa ating buhay. We are facing 2021. Maranasin natin kumain lagi ng salita ng Diyos. At kung tayo kakain ng salita ng Diyos, and that is the tree of life in our experience today. Sa inyong lahat, magandang umaga at pagpalain kayo ng Panginoon. Mabuhay kayo sa pagkain ng salita ng Diyos. Mabuhay kayong maligaya. Mabuhay na kasama ni Jesus. Ito po ang ating samasamang panalangin sa pangalan ni Jesus na ating tagapagligtas. Sabi-sabi natin sabihin, Amen. Amen. Thank you so much po, Pastor Wally. Alam niyo po, sa pagiging isang theology student, ano po, sa pagiging isang theology student, we are so very privileged and very blessed na makarinig po kami ng mga story, experience, yung mga testimony sa mga pastor na po na aming tinitingnan, kumbaga ano po. At kaya kami blessed na blessed at pinagpala. At nawa kayo din po, aming mga kapatid na taga-subaybay po ng Hope and Love, ay kayo po ay na-bless. Ngayon po, dadako po tayo ngayon, Pastor Wally, sa amin po mga reflection. At minsan po, amin po inaanyayahan din po namin yung aming mga kapatid, mga kaibigan, na kayo po yung mag-comment din po ng inyong mga reflection dito po sa ating comment box. At ulitin po namin kung meron po kayong mga panalangin, sapagkat every na magtatapos po tayo, mag-end po tayo, ay gustong-gusto po namin na pinapanalangin po kayo dito po sa aming programa. Kung meron po kayong mga specific prayer requests, just comment down below and we would love to pray for you. And now, we were going to isa-isahin po natin yung ating po mga reflection para po tuloy-tuloy na ipangungunahan ko na po, Pastor. Alam niyo po yung memory text po natin. Brother Joseph, pwede pong paki-flash po yung memory text po natin sa ating screen para mabasa rin po ng ating mga kaibigan na taga-panood. Ang sabi po doon sa Tagalog ay yung magsisipanagumpay. Ay ano po, yan ang sabi niyan. Who is on ear, let him hear what the Spirit says to the churches. To the one who conquers, I will grant to eat to the tree of life. Doon ko po naunawaan, Pastor, sa aking reflection, yung kahalagahan po ng pagtanggap natin sa ating Panginoong Jesus. Bilang isang mananampalataya, ang pinakang una na dapat po natin gawin, ma-realize po natin sa ating buhay na we cannot overcome yung mga bagay, temptation na
kung ano man pong pagsubok na nararanasan po natin sa sanlibutan ito, hindi po natin makakaya yun kung wala yung Panginoong Jesus. I will give two passages from the Bible. First is in the Revelation chapter 12, verse 11. It says here that, "And they overcome Him by the blood of the Lamb." So wala pong kapamaraan na sinasabi na ma-overcome po natin ang lahat ng yan, kundi sa pamamagitan ng dugo ng Panginoong Jesus. Ano po? That's right. "And by the word of their testimony, and they love not their lives unto death." Ano po, wag daw po nating mahalin yung ating buhay. Kaya nga po ang sabi ng Panginoong Jesus doon sa Marcos 8, ang sabi doon, kung sino man yung maghanap ng kanyang buhay ay mawawala ito. Pero kung sino man na maghanap sa akin at mawala ang kanyang buhay, ay masusumpungan ito. Ibig it's a lot of difference na yung mabubuhay tayo sa ating sarili at dapat tayo mabuhay po doon sa kung paano mabuhay ang Panginoong Jesus. Kaya nga po, nung tinanggap po natin ang Panginoong Jesus, it says here in Galatians 2:20, "At nung ako ay kasama ng napako kay Kristo, ay hindi na po tayo ang nabubuhay sa ating sarili, kundi si Kristo." Yes. Na po. Ano po? At ngayon pong umagang ito, mga kapatid, we're so very blessed dahil nalaman po natin na sa pamamagitan ng Panginoong Jesus, at kapag ka na-overcome natin sa pamamagitan sa kapangyarihan ng dugo ng Panginoong Jesus, tayo po ay kasama nakakain doon sa puno ng buhay. At walang iba po, hindi po natin matatagpuan yun dito sa sanlibutan na kinagagalawan po natin. So exotic lahat po ng paghihirap nararanasan natin ngayon. Pero napakasarap pong isipin na tayo bilang isang bayang hinirang, bilang isang bayan at anak ng Diyos, tayo po ay merong karapatan. Tayo po ay target or subject in heaven at tayo po ay magmamana ng buhay na walang hanggan. So amazed, it's so wow. That's na maranasan right. po natin ang pagpapala sa umaga pong ito. Yun po yung aking reflection at mas gusto ko pong marinig, ano po, dahil na-miss po namin yung aming kapatid dito. Isang newly grad from Adventist University of the Philippines. Isang masipag na manggagawa po na aming nakilala, si Pastor Jerome Isquero. Pastor Jerome, maaari mo ba kaming bigyan ng iyong reflection upang kami naman din ay mabless sa kung ano yung iyong natutunan ngayong umagang ito? Amen. So, naririnig niyo po ba ako? Yes. Okay, so thank you so much, Brother Nino, sa pagkakataon na ibinigay sa atin ng ating Panginoon na makapagbahagi ng salita ng niya sa pamamagitan ni Pastor Wally. So, nice to meet you po, Pastor. Kahit magkalayo po tayo, through this, nag-meet po tayo. And habang nakikinig po kay Pastor Wally, talagang sabi ko, ako sa edad kong to, parang Pastor, honestly, parang ayoko maranasan yung naranasan niyo po. Sapagkat grabe po yung pagsubok po na inyo pong tignan. Alam mo, tama yun. That's right. So, kaya sabi bra. Apo? Opo. Sabi ko nga sa sarili ko, parang sobrang bigat. Sige, go ahead. Kung ako po yung nasa sitwasyon nyo, baka kung ako sa sarili lang, sumuko na ako agad, Pastor. Pero napakabuti ng Panginoon dahil sa testimony na yung Pastor, ay ako'y nabuhayan sapagkat yung mga naranasan ko palang pagsubok sa aking buhay ay kumbaga maliit pa lang kumpara sa ating ibang mga kapananampalataya. At nakita ko po dito yung kabutihan ng ating Panginoon sapagkat binibless niya yung mga tao na kung saan kahit nakakaranas ng mga pagsubok ay siya pa rin po yung sentro ng kanilang buhay. Ako po, Pastor, ang sa aking buhay habang pinapakinggan ko po ang inyong mga salita, I have been addicted to some things na talagang nakaka-hindrance ng aking pananampalataya sa ating Panginoon. So, naranasan ko po, Pastor, na mag-computer or sabihin natin addicted po kasi ako sa computer games at naging kaya ko pong maglaro ng buong araw nang nakaupo lang sa harap ng computer at sa aking reflection doon nakita ko talaga na hindi po talaga naging blessing yung aking buhay habang ginagawa ko yung mga bagay na yun. But when I step out on that kind of addiction, in-uninstall ko po lahat na mga laro na aking nilalaro, yung aking mga kinawiwilihan. At nakita ko yung takbo ng aking buhay na sabi ko sa Panginoon, ibinibigay ko sa inyo to. At when I overcome the world, Pastor, nakita ko yung blessing na ino-open ng ating Panginoon sa aking buhay.
Kaya napakabuti ng ating Panginoon sapagkat binigyan tayo ng ganitong mensahe na for overcome what? He will eat the tree of life. Kaya sa atin po, kasama po nila Pastor Juby, Brother Joseph, Brother Nins, at si Pastor Wally, at ganyan din ang ating mga manonood. Alam ko po na lahat po tayo meron kahinaan. Meron tayong mga bagay na hindi natin ma-overcome sa ating buhay. At gaya nga po ng sabi ni Pastor Wally, we can overcome this struggle, weaknesses na ating nararanasan only by the grace of Christ. Kaya lagi nating ipanalangin na hingin natin yung lakas ng ating Panginoong Hesukristo upang lahat ng ating kahinaan sa ating buhay ay punan niya ng kanyang kalakasan. Because we cannot overcome even one weaknesses in our lives kung wala si Kristo sa ating buhay. So yun lang po, brother niyo. Amen. Thank you so much. Talagang yung mga experience talaga niyo, Pastor, sometimes, ma-share ko lang, no, konting sharing lang. Kumbaga, napakasarap pakinggan ng bawat testimony. Meron tayo kanya-kanyang testimony talaga sa buhay, no? How we encounter the blessing of God, how we encounter the power of God. Kaya para sa akin po, hindi po ako magsasawa na makinig ng kwento. How God changed your life, how God intervened in our lives as human, as Christian. Ano po, napakaganda po ang pakinggan. So thank you so much, Pastor Jerome. Ngayon po, pakinggan naman po natin ito pong a founder siguro nitong ating programa na Faith and Hope and Love. Ano po, si Brother Joseph Pasamba. Ito po'y aking kaklase at ito po'y sadyang napakamasayahing tao at talagang napaka-devoted sa ating pananampalataya sa Panginoong Jesus. Ano po, Brother Joseph. Hello po. Narinig niyo ako? Good morning. Yes. Yeah. Yan, malinaw po. Kasi mga nakaraan po ay medyo mahina po yung boses ko. Clear. Clear po. Una sa lahat po, ako ay nagpapasalamat sa aking mga kasama na maaaga gumising. At higit sa lahat si Pastor, mukhang naglima. Alas 4 gising na ito. Okay, natutuwa at nai-inspire na mayroon tayong programang ganito na maraming tao ang nababago at maraming natututunan. At higit sa lahat, hindi lang din po sila, kundi tayo din mismo na nangunguna sa programang ito. Yung ating topic napakaganda po na we eat of the tree of life. Tsaka yung titingnan niyo po yung key text natin, maganda po yung basahin ko po sa Tagalog. Sabi po di sa Tagalog, ang may pakinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Ang magtagumpay ay siya kung papakainin ng punong kahoy ng buhay na nasa paraiso ng Diyos. Yung pakikinig pala, Pastor Juby at Pastor, sa aking mga kasama, na ang pakikinig pala ay napakahalaga po sa isang tao. Napakahalaga po sa isang tao ang isang pakikinig. Kasi yung ako po ay bata, ay pula na po yung Pastor Wally, yung aking puwet, kapapalo. Kasi sabi ako nasa laruan. Sabi ko, hindi ako nakikinig. Sabi, kumain ka na, anak! Kumain ka na, mamaya-maya. Kahit ibato na yung bote, nandun pa rin ako eh. Yung tatay ko kasi, kahit yung walis na ando na, binato na. Talagang hindi pa rin ako nakikinig. Kaya, yung mga karanasan po natin, ay ito ay isang malaking bagay na nakakaranas tayo ng mga pagsubok. Sapagkat pag may pagsubok pala tayo, dinisen nyo to ng ating Panginoon sa atin para tayo ay maging matatag. Kasi kung walang pagsubok, paano na lang po tayo magtatagumpay, di ba? Paano tayo magtatagumpay sa mundong ito? Kaya maraming salamat na tayo ay iniligtas ng ating Panginoong Jesus. Na kung tayo ay makikinig lamang sa Kanya at i-open lang natin ang ating puso at open-minded tayo sa Kanya, maaaring matanggap po nating lahat yung mga pagkupala at higit sa lahat, yung pag-ibig at yung pag-asa. Very good. Salamat. Siguro, kung ako'y magkasalita lang say about the life that I am now at 61, baka sabihin niyo, ayoko nang magdere-derecho. But I can see God in my life. Amen. Sa ngayon, ha?
Kung magkasabi ako, I'm still the president of South Central Luzon Conference. Even though na may ibang balita. But for me, no worry at all. Amen, Pastor. Kasi Pastor, we will give you... Yes po. We will give you, ano, yung sa huli po kayo po yung magsasalita. Bibigyan po namin kayo ng pagkakataon na mag-summary, ano po, sapagkat bibigyan, ano po natin, ma-compress po natin yung ating time. At ngayon po, maraming salamat, Mother Joseph, ano po. At bigyan naman po natin ng pagkakataon, syempre, yung ating mahal na advisor ng ating programa na Hope and Love, si Pastor Juby. Pastor Juby, alam po namin, marami na rin kayong mga karanasan. Siguro, it is not much like Pastor Wally, but we know that you have a lot of experience also how God intervened in your life and how you overcome those challenges that came to your life. May you please share it with us. Maraming salamat, Brother Ninyo. Good morning po muli sa ating mga viewers. Okay po, medyo malaki naman nga ang age gap namin ni Pastor Wally. Mas matindi na po yung kanyang mga ang kanyang naranasan. So, siyempre po, ako ay maraming may mga karanasan na rin. Pero gusto ko muna pong ibalik doon sa ating devotional. Kasi po ang sabi, we eat the tree of life. Alam niyo po, gustong-gusto ko nang kumain ng bunga ng punong kahoy na ito. Dito, nakakain ko lang ay mangga, ganyan. Aring, meron, nakakakain tayo ng apple. At itong mga prutas ay kagalingan po ito sa ating mga karamdaman. Di baga po, kaya sabi nga ng kasabihan ng mga Amerikano, if you eat apple a day, sabi, it takes your sickness away. So ngayon po, iniisip ko talagang ano kaya itong tree of life na ito? Kasi ang ibang ang paliwanag, ito daw ay sabi symbolical, ito naman sabi ng iba ay literal. Sa akin po, kung ito may symbolical o literal, aba, ang pinakamaganda po rito ay makakain ako ng tree of life na ito. Kasi isipin mo ito'y punong kahoy ng buhay. At ito man ang sabi doon sa Revelation, maaring sa isang buwan, 12 uri ng bunga. Ano po? Kaya kakaiba po itong punong kahoy na ito sapagkat pag makakakain ka nito, ito ay healing, kagalingan. So wala ito sa ating mundo na ganitong uri kasi tinutukoy ito doon sa langit. So ganun pa man dito po sa atin sa mundong ito, nabubuhay tayo na punong-puno po ito ng karamdaman, no? Maraming sakit, maraming aksidente, maraming pagluha, marami pong kabiguan, marami pong mga pangako minsan sa iyo na hindi natutupad. So talaga pong punong-puno po ang tapos meron pang bagyo, may COVID-19, ano po, may mga misan ay ikaw ay maaaring ikaw ay sinasaktan. So lahat ng ito ay talagang kailangan po natin ng healing. So ito may emotional, physical, o lalo na spiritual. Mangyayari lang po ito, of course, sabi ng ating devotional ay kung tayo po yung maging overcomer, mapanagumpayan natin. Of course, hindi natin kaya ito sa ating sarili po sapagkat tayo mahina. So ito yung ma-overcome natin sa pamagitan po ng banal na espiritu, sa pamagitan po ng ating Panginoon. Kaya yung mga karanasan natin, pag kami minsan natin titingnan sa negatibong parang talagang nakaka-discourage na, ano po, maging sa aking paglilingkod, ako'y nakaranas din po ng mga pagsuko. Mula pa nang ako'y nag-aral sa PUC, bago nakagraduate, tapos nung ako'y nag-pre-intern sa South Central, umabot po ako ng 7 taon. Maraming mga pagsubok. Bisan ay may discouragement din na sabing ikay hindi ma-intern. Pero lahat po yun ay nagtiis po tayo pagkat ang ating paniwala ay tinatawagan tayo ng Panginoon sa kanyang banal na gawain. Kaya yun po, salamat sa Panginoon na binibigyan niya tayo ng pagtatagumpay. At ang ating pong mithiin lahat mga kapatid, na tayo makarating po sa langit na bayan at yung talagang total na healing ay mararanasan po natin. Ano po? Kaya purihin ang Panginoon sa mga pagsubok, lumalakas tayo
At napakaganda po ng ating devotional ngayon. Salamat sa inyong mga ibinahagi. Amen. Thank you so much, Pastor Juby. Ano po. So ngayon mga kapatid, bago po magsalita sa pahuling salita si Pastor Wally, ay inaanyahan po namin kayo kung meron po kayong mga reflection. Especially kung meron po kayong mga prayer request gusto nyo pong ipanalangin. Isasama po natin yan. I-comment nyo na po ngayon para hindi po natin makaligtaan. Ano po mga minamahal po namin mga kapatid, kaibigan. Alam nyo po mga kaibigan, mga kasamahan ko dito, nakaka-excite po Pastor Juby, Pastor Wally, no? Pastor Jerome, Brother Joseph. Mula na nagsimula itong Hope and Love, ang ating topic is yung papunta tayo sa langit. At habang naglalakbay po tayo papunta sa langit, is naandoon yung gabay ng Panginoon. Ipinapaunawa sa atin na kahit na anong mangyari sa inyong paglalakbay bilang isang mananampalataya, na andyan yung Panginoon na gumagabay po para sa inyo. Kaya ano pa po yung ating kinatatakot? Wala tayong dapat ikatakot mga kaibigan. Pinalalakas ng ating morning devotional yung ating loob, yung ating pananampalataya upang tayo magpatuloy sa ating gawain, upang tayo magpatuloy na malakas sa ating pananampalataya at ang ating maging sentro, ang maging focus ng ating buhay ay walang iba kundi yung ating Panginoong Jesus. Pastor Wally, nais po namin kayong hinga ng panghuling salita sa ating pong morning devotional. At mamaya po, meron pong karamihan po sa ating mga viewers, meron po sila mga prayer request, ay amin pong minumungkahi na magkaroon po kayo ng notebook o kaya ballpen para maisulat po yung mga prayer request na iyon. At kayo po mismo yung mananalangin po, ang speaker po mismo ang mananalangin po para po sa ating mga mananalo. Okay. Maraming salamat po. Maari niyo po ba kaming bigyan ng pahuling salita sa mga oras po. Doon sa thank you so much. Ang sabi dito sa ating writing ni Ellen White. Sa writing ni Ellen White, ang sabi niya ito, upon it grows into the future, upon it grows precious fruits and leaves of the tree are for healing of nation. Ang sabi ni Ellen White sa Review and Herald is, no more broken hearts, no more sadness, no more sins, no more sorrows, no more sufferings in the kingdom of God. Paano natin may experience yan? Yung paano natin maiit ngayon? Sabi dito sa John 17 verse 3, and this is life, and this is eternal life. Anong ibig sabihin? This is now. Sa langit, yung pagkain yun is really continuous na yon. Pero paano mo ma-experience ngayon yon? Dapat sa bawat pagkain ng salita ng Diyos, dapat sa bawat karanasan, it grows us in maturity of Christian life and devotion. Habang kumakain ka ng mga salita ng Diyos, habang ikinakaka-experience ng mga karanasang napakabibigat, ito'y nagbibigay sustansya upang ikay hindi magkasakit sa espiritu. Hindi ka magkaroon ng panghihina at panglulupaypay because through the words of God, through the writings of Ellen White, through experience that we encounter in our daily lives, of our existence in this world, tumitibay, tumatatag ang iyong pananampalataya. Sa pinakahuli ang masasabi ko sa inyo, siguro ako na yung binigyan ng Diyos ng maraming mabibigat na karanasan. Kung ibibigay ko lang ang karanasan sa inyo, napakarami na ako ay basta inapakan na, itinapo na, pinagtawanan na, pinagbintangan na, but still in the hands of God. Sapagkat kung wala ang Panginoon, hindi natin ma-overcome. Alam mo, minalaala ko, bago tayo mag-closing, ano? Naalaala ko. When I was in a COVID room, sapagkat ang aking COVID, there's a little chance to survive. Kasi ang mga doktor ko ay hindi mga Adventist. Sabi niya lagi, Pastor Panaglima, ang lakas-lakas mo doon. Ang lakas-lakas mo doon. Alam ko yung nangyari sa buhay ko as a leader of our church. Kaya na ako'y nasa COVID room sapagkat I'm alone with God. Through mass media, through cell phone, sabi ko, sweetheart, hirap na hirap akong humina, sweetheart. Gusto kong tawagin mo ang ating mga anak. Sapagkat ako may anak na
college, may grade 5 at saka may grade 2. Nandun ang asawa ko sa lugar nito ng kwarto ko. Ninenervyos ang asawa ko, ano kaya ang idideclare ng aking asawa? Alam nyo, sabi ko lang sa kanila, asawa ko, mga anak ko, gusto ko ito'y inyong matanggap. Hindi sila nagsasalita. Ako lamang nagsasalita na ako'y hirap na hirap sa aking pagsalita talagang agaw buhay ang aking boses sapagkat ang oxygen ko ay high flow. Ang sabi ko, ako'y natanggal. Nervyoso, lahat sila ay nagtawanan. They're really happy about my declaration na I'm lost in the battle. Sila nagtawanan sapagkat, Daddy, alam na po namin yan. Why we have peace in our heart? Why we have peace in our family? Because we believe in Jesus Christ through the written words. Through the written words is the biggest inspiration of our life. Ano man ang mangyari sa ating buhay, it, the promise of God, at ito ang magbibigay sa atin ng nourishment to be strong and to see Jesus Christ sa kanyang pagparito. May the loving God be upon each one of you. Be faithful to our church till end, hanggang ating makita ang tagumpay ng kanyang gawain. Salamat ng marami sa inyong lahat. Amen. Amen. Thank you so much po, Pastor. Amen, Pastor. So ngayon po, mga minamahal po namin mga kaibigan, ay amin po kayong inaanyayahan sa huling minuto po kung meron po kayong gustong prayer request. Pastor, kung wala man po ay maaari po na kayo po'y manalangin in general. At kami naman po bilang inyong mga kapatid sa pananampalataya, patuloy na nananalangin din po para sa inyong patuloy na kalakasan at paglilingkod ng payapa sa ating Panginoong Jesus. Mga kapatid, brother ninyo. Yes po, Pastor. Magbigay tayo ng ilang minuto para baka may mga kapatid tayong hindi lang nakapag-comment pa. Yes po. Dadako po tayo ngayon sa ating pagbati o pag-greet sa ating mga manonood. Brother Joseph, pwede mo ba kaming pangunahan? Thank you so much po. Naka-mute ka, Brother Joss. Thank you so much po, Pastor. And then thank you so much din, Jerome. Naka-mute daw ako. Okay, meron po tayong reflection po dito. Yan. Sabi po ng ni Ma'am Nen Aviva de Guzman, whenever we commit ourselves to Jesus, we taste a piece of heaven, for heaven will not be heaven if Jesus is not there. Thank you po, Pastor Wally, for the thought-provoking message that we could partake in the tree of life through study the Word of God, that we may have spiritual strength and the faith of Jesus for us to overcome. Thank you so much po, Ma'am De Guzman, sa magandang reflection. Okay po ba yung aking boses? Yes, it's enough. Okay. At meron din po pang mabol na from Korea kay Ma'am Saida. Good morning po, Ma'am Saida. Sabi niya po ay amen sa mga beautiful reflection, naway mapagtagumpayan natin lahat ang pagsubok sa sanlibutan ito at makarating tayong lahat sa langit na bayang inanda sa ating lahat kasama ni Jesucristo, o Jesus Christ. Yeah. Thank you so much po sa inyong napakagandang Glenmar Manalo Delana, yan po. Siya po yung theology student sa AUP. Kahapon po, siya po yung speaker natin. Thank you. Sabi niya po dito, Pastor, meron pong naisang sabihin, prayer for your Pastor Wally internal healing. God bless you, Pastor. Thank you. Then, sabi po ni Ma'am Saida Jenny Leon. Ma'am Saida uli po. Sabi niya, may prayer request po siya. Pwede niyo pong isulat, Pastor Mapanaglima. Kung meron po kayo kang ano. Pang ilan na po, brother ninyo, na ating prayer request? Pangalawa pa lang. Pangalawa di ba? Most prayer of i...
kagalingan. Yeah, yes, it's health, especially for Pastor Wally. Yeah. Sabi po dito ni Ma'am, ay, ni Ma'am Saida, physical healing of the nephew. JP also for the strong faith and strong relationship among and my family members. Kasama po namin yan, Ma'am, sa prayer po natin ngayong umaga. At salamat po na nagbabahagi po kayo ng ganyang mga reflection at saka mga prayer request, sapagkat yan po ang kailangan po nating gawin, sapagkat bilang magkakapatid sa pananampalataya, kailangan po natin magpalakasan sa magitan ng panalangin. Yan. Yan. Pakisali po ang aking personal request kay Lord. Yan. Sabi po ni Ma'am De Guzman. Nen Abibad. Sige po, Pastor, kung inyo pong naisulat yung ating pong mga prayer request, ay maaari na po tayo magsimula po sa ating panalangin. Mga kapatid, ang pananalangin po ay isa po sa pinaka-importanting bahagi ng ating pananampalataya. Kaya kapag po tayo nananalangin, maaari po ng ating pong puso, ang ating kaisipan ay ating pong isentro po lamang sa pagtitiwala po sa ating Panginoon. Pastor, maaari na po tayo magsimula po para po sa ating panalangin. Tayo pong lahat ay tumungo at manalangin. Kagalang-galang naming Ama na nasa mga langit, Diyos na aming sinasamba at pinaglilingkuran. Pinupuri namin kayo ngayong umaga. Pinupuri namin kayo sa loob ng isang taon na nakalipas. Iilang araw na lang po at matatapos na po ang 2020. Maraming pagsubok na naranasan ang inyong bayan sa kabuuan. Ang taong ito'y puno ng maraming mga paghiwa-hiwalay ng bawat pamilya. Ang taong ito, Panginoon, ay napasukan ng pandemic at marami po ang nagkasakit at namatay. Sa oras po ito, Panginoon, ang aming pananalangin ay nakatungo po kami sa inyo. Na nagbibigay ang mass media ng inspirasyon upang abutin ang bawat individual ng isang programang magpapalakas at maghahanda sa iyong ikalawang pagparito. Ang inyo pong morning manna through the writings of Ellen White is very inspiring to every individual. Kung aming tatanggapin ang iyong mga salita, kung ito'y aming ilalagay sa aming puso at sa aming isipan, magkakaroon kami ng matatag na tanawin sa iyong pagdating. Hindi kami manghihina o manglulupay-pay. Hindi kami magtatanong kung ano man ang nakikita namin sa aming kapaligiran. Kundi ang bawat araw ng aming buhay ay puno ng pag-asa sapagkat meron kaming Panginoon na siya nagpapaligaya para sa amin. Nais ko pong ipanalangin ang ina ngayong umaga, Panginoon, ang programa po ng Hope and Love Program Ministry. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang kanilang mga supporters, ang mga nag-host, ang kanilang mga participants, nagbibigay ng mga mensahe. Panginoon, sa kanilang pagbabahagi ng katotohanan ay matamo nila ang isang pag-asa at puno ng pag-ibig. Narito po ang mga prayer requests ni Sister De Guzman, ang kanyang personal na paglago kay Jesus, ang kanyang pamilya, ang kanyang pangangailangan. Si Sister Saida De Leon Wang, Panginoon, pagpaliin po ang pagpapagaling ng kanyang kamag-anak, ang kanyang pamangkin, ang kanilang pamilya. Panginoon, pinapanalangin ko po ang pamilya Absede, na tatay ni Pastor Absede na siya namatay sa COVID. Panginoon, ang aking panalangin, maaliw ang buong pamilya. Namatay din po ang isa naming kapatid sa Batangas na si Brado Neri na namatay ang kanyang ina kagabi. Panginoon, alam ko po puno sila ng kalungkutan. At sa araw na ito, Panginoon, aking pong ipinapanalangin na sana ang inyong gawain ay magpapatuloy anuman ang sumisira upang hadlangan ang inyong gawain. Magpapatuloy ito, Panginoon, sapagkat nariyan ka
at nagsasalita sa puso ng mga tao. Nagsasalita sa puso na gumagawa ng iba't ibang uri ng programa upang ipakilala ka na ikaw ang Diyos na malapit nang dumating. Nais namin, Panginoong, makapasok sa pinto ng iyong kaharian. Ngunit kung ang aming puso na may hindi papasukan ng Banal na Espiritu, kung hindi makikita sa buhay namin si Jesus, hindi kami makakapasok sa pinto doon sa langit. Sa umagang ito, Panginoon, nais ko pong ipanalangin, Tangina, ang aking sarili. Alam ko po na napakabigat ang aking pinagdadaanan. Ikaw po yung Panginoon na magbibigay lagi ng inspirasyon para sa aking buhay. At sinabi ko rin sa aking asawa na sa pagtatapos ng 2020, I want to see from my mouth for the issues that it really bless for family, for my friends, especially to the people in the church na maraming tanong sa pangyayari sa inyong iglesia. Ibibigay ko sa inyo ang lahat ng bagay na ito, Panginoon, sapagkat ikaw lamang ang Diyos na aking pinaglilingkuran. At sa pinakahuli, Panginoon, pagpalain po naman ninyo ang lahat ang nakikinig sa programang ito. Lagi nilang maranasan ang pagmamahal ni Jesus. Lagi nilang makita ang inyong habag at pagmamahal. Ano man ang maging kalagayan ng bawat buhay ng bawat isang nakikinig at sumusubaybay sa programang ito. Isa man sa kanila ay walang mawawaglig kundi ang lahat ay magmamana ng buhay na walang hanggan. Kaming lahat ay tumatanaw sa isang magandang pagtatagumpay ng bawat isa sa amin. Magbabahagi ng iyong mga salita, dadalhin ang pag-ibig ni Jesus. Kung magkagayon, kaming lahat ay aawit ng pagtatagumpay kasama ng mga maraming maliligtas. Ngayong umaga, kung ito ang ating sama-samang pananampalataya, kung ito ang ating pagtingin sa patuloy na pagkain ng salita ng Diyos upang maramdaman natin ang kanyang presensya, makapasok sa bayang banal, at ang pangako ng Diyos ng buhay na malanggay ating maranasan. At ako, bilang ministro ni Kristo sa ating iglesia, inyo naman tanggapin ang walang hanggang pag-ibig ng Ama. Inyo naman maranasan ang biyaya ni Jesus. Patuloy nawa kayong biyayaan, subaybayan ng Banal na Espiritu. Magtatagumpay lamang tayo sa pamamagitan ni Jesus ng taga-Nazaret upang tayo mabuhay na puno ng pag-asa at pagmamahal sa Diyos. Kung ito ang ating pananampalataya ngayong umaga, sabay-sabay nating sabihin, Amen. 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 Salamat ng napakarami. Thank you so much. Maraming, maraming salamat din po sa pagpapaunlak, Pastor Wally. Maraming salamat din po sa pagpapaunlak, Pastor Wally. At kami naniniwala na marami pong na-bless sa inyong paglilingkod po sa ating programa ngayon pong umaga. Amen. So muli po, mga minamahalay mga kaibigan, Pastor Jerome, Brother Joseph, and Pastor Jopi. Pastor Jerome, laging papasalamat ng Panginoon. I-welcome po natin ang ating mga kaibigan. Magkita-kita po tayo muli bukas upang pagsalusaluhan ang tinapay ng buhay na nagmumula lamang sa ating mahal na Panginoong Jesus at ang ating Diyos, nag-iisang Diyos na nasa langit. Pagpalain po kayo sa umagang ito, makapiling po natin ang Panginoong Jesus at siya maging sentro ng ating buhay sa buong maghapon. Maraming salamat po. Amen. Maraming salamat.